dito may exercise ni Ate Jen, yung tinuro ko sa kanya na kailangan niyang lumabuhay sa spirito. Lahat tayo, actually. Kailangan natin mabuhay sa spirito dahil habang tumatagal, nililimitahan ng ating mga katawan. Nililimitahan ng ating mga galaw, ng ating mga sarili. Okay? Pero this time, this is what the Lord is speaking through His churches. Kailangan natin maintindihan ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga simbahan. Huwag niyong kakalimutan na ang simbahan na tinutukoy ng Panginoon ay hindi building. Sabihin niyo nga, ang simbahan... Tayo mag-earphones, mag-ano ka. Ang simbahan na tinutukoy ng Panginoon... Ay hindi building. Kundi ang aking katawan mismo. You have to say it. Kasi kailangan maging totoo yan. Kasi every time we say things in the physical realm, it's going to manifest in the spiritual realm and then back to us. Magbubumiram yan. Ulitin ko. Ang simbahan na tinutukoy ng Panginoon ay hindi building. Kundi ang aking katawan mismo. Kasi kailangan na natin itanim yan sa ating utak. Okay? Yan ang mata ng agila. Yan ang eyes of the spirit. Yan ang mind of Christ. Kasi kailangan malinaw na malinaw sa atin na ang simbahan na tinutukoy ng Panginoon ay ang ating katawan. Okay? Kasi this time, kung hihintayin natin yung mga propetang magsabi, samantalang andito na ang salita ng Diyos nagsasabi sa atin. Kunin ko yung verse, ha? Our body is the temple of the Holy Spirit. So, sa 1 Corinthians 6, verse 19 to 20, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. You are bought with a price. So, glorify God in your body. Okay, balik tayo. Sa 1 Corinthians 6 verse 19 to 20. So totoo lang, napakaraming nagbabasa po ng Bible ngayon. Napakadami. The problem is, nagsisink in ba talaga sa utak natin yung talagang tinuturo ng Bible? Kasi bawal magbawas eh. Bawal din magdagdag. Pero alam nyo ba na kahit sino pang spiritual na tao, once na magkulang siya sa tunay na kahulugan at maging mangmang sa katunay na kahulugan ng Biblia, kahit na super spiritual pa siya, kahit na gift of tongues pa siya, kahit may gift of healing pa siya, kahit may gift of prophecy pa siya, kung hindi rin niya nakukuha, may parte na bulag siya sa salita ng Diyos o at hindi siya naglalaan ng oras sa salita ng Diyos, baliwala ang lahat ng kanyang ginagawa. One example, ang mga Pariseo. Okay? Kabaliktaran naman sila. They have the fullness of the text from the books of from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. They have that 5 books of the Bible present in their time. And you know na nakaparallel doon yung pagdating ng Panginoong Jesus sa mga verses doon sa Old Testament. And yet, because kulang naman sila sa spirito, ang nangyayari, hindi sila tinetemplohan ng spirito ng Panginoon, hindi nila naiintindihan yung tunay na konteksto o nilalaman ng Biblia. That's why they got the wrong interpretation. Nung dumating si Jesus Christ, were they able to discern the coming of the Lord? Hindi po, di ba? Kasi hindi pa sila pinapananahan. Ang kanilang templo, iniisip nila ay templo na literal. Okay? They worship in the temple. That's what they do. The temple is the old name for the church. Okay?
Pero ang liwaliwanag na sinabi ng Panginoon nung dumating si Jesus na ang ating katawan, ang templo ng banal na Espiritu, siya nang papasukan. So, kaya ang tawag na sa atin, like yung mga sa IFP, pag pinagsama-sama yung mga templo, kailangan malinaw na sa atin na to, na we became the body of Christ. Amen po ba? Amen. Sabihin mo, I am the temple of the Lord. Come on, say it. And I am the temple of the Lord. And I am part of Christ's body. In Jesus' name. So malinaw na malinaw ha. Walang labis, walang kulang. The body of the Lord consists of nilalaman ng mga templo. Amen po ba? So ang templo ay isang individual. Okay? Kasi darating ang araw na magkakaroon ng twisting sa pag-share ng gospel. May mga Kristiyanong mali ang katuruan din. Sinasabi nila na membership ang magliligtas. Hindi po. Sa church, kapag nagpa-participate ka sa church na yon, I know, pero there are also churches that they could, kasi sa ngayon, ang mga churches nagkakaroon na ng filling up ng membership as if kala mo, parang pagmamayari nila yung mga member nila. Yung membership. Okay? Structured kasi pag nasa loob ng simbahan ng nakasanayan natin na traditional. But the Lord, binubuwag niya ang lahat ng foundations. That's why He is shaking. Pag sinabing He is shaking the heavens and the earth, lahat ng pundasyon na hindi nakabase sa pundasyon ng Panginoon ay bubuwagin niya. That's why He will raise up people who will have divine revelation of the Word. Kasi kung hindi nyo naiintindihan ang salita ng Diyos, you have to really maghanap ng... Kailangan ka truth seeker ka eh. Kailangan laliman mo pa yung nalalaman mo. Because deception will come to the whole world. Kung hindi ka aral sa Biblia according to the Spirit, tandaan nyo, hindi rin naman ako talagang totally bihasa. I live every day by the Word of God as my bread. Okay, hindi mo kakainin yan ng isang buo. Nanamnamin mo yan bit by bit para malasahan mo. In other words, para maintindihan mo. Kasi mabibilohukan ka naman kung kakainin mo isang buong tinapay. Diba? Yung katotohanan ay kailangan himay-himayin. Isa-isahin para maintindihan. Importante dito, hindi yung alam mo yung buong Biblia eh. Kasi ang importante dito, may naiintindihan ka. Yung mga basic truths ng Bible na magdadala sa iyo sa ikalalima ng iyong relasyon sa Panginoon. The words of God the words of God are life. They are life. They give life to you, okay? And parang pagkain, nagbibigay sustansya, okay? Sa ating katawan. Wala akong plinanong preaching ngayon, pero at this moment binibigay ng Panginoon kung ano yung dapat nating kainin. Kasi dapat malinaw na sa atin yung katuruan ng Panginoon. Hindi na kayo naliligaw. Wala nang question. Okay? Ngayon, alam nyo ba na ang body of Christ is the believers? Okay? Composed of the believers na tinitemplohan ng banal na Espiritu. Okay? Sinasabi na sado na ang remnant ay yung kinapapalooban ng banal na Espiritu. Okay, sinabi niya yun. Pero it's also in the Bible that we are the temple of the Holy Spirit. Walang labis, walang kulang, walang dinagdag. Amen po ba? The Lord established His church. Okay, but now, this is the best part of the coming of the Lord. The Lord is establishing His kingdom saan? Within us na. Hindi lang basta temple ka ng Spirito. Yung kingdom na ng Panginoon ipinapasok na sa katawan mo. Naiintindihan nyo ba yung gravity? Na pagdating ng Panginoon, prepare mo na yung way para sa kanyang kingdom. Dahil sa iyo palang nagahari na ang kingdom ng Panginoon. So, ngayon bilang templo ng Panginoon, so, totoo lang para akong binugbog eh. Pero para akong masasakit ang mga katawan ko. Pero praise be to God kasi binigyan niya ako ng lakas
Kasi hindi ako nabubuhay sa laman lang, kundi sa spirito. Amen po ba? Ngayon, ituturo ko sa inyo, well, intro pa lang yun ha, ang ituturo ko sa inyo ay paano mamuhay sa spirito. At uulitin ko na ang katawan natin ay binubuo ng spirit, soul, and body. Teka lang. Double check ko lang yung recording. 1 Thessalonians 5 verse 23. First Thessalonians 5 verse 23. Nandun na po ba? Aha, first Thessalonians 5:23. Sandali, nakuha ko na kanina, kaya lang nakamute ako, hindi marinig, kaya okay. Nahirapan akong maglipat-lipat. Aha, sana 23. Ano ko na yung pinandang ko na eh. 23. The nation of the nation. Now, may the God of peace and self satisfy your completely and me your whole spirit, soul, and body. Be preserved, blameless, and the coming of the Lord Jesus Christ. Oh, yan. So, nakikita nyo, sanctify the whole your whole spirit, soul, and body. Okay? So, that's our composition. Maliwanag po ba? Amen po ba? So, compose tayo ng spirit, soul, and body. Ngayon, aalamin natin ano ba talaga ang spirit at ano ang soul. Okay? Para malinaw. Tay, naririnig mo ako, Tay? Naririnig mo ako, Tay? Oo, oh, konti. Sige. Kailangan ako. Nakuha ko yung, ano, yung Thessalonians 1. 5:23. Okay, so wait lang ah. Kailangan ko lumapit. So, yung spirit, soul, yung body, alam na natin, 'di ba? Na yun yung katawan. Yun yung host, yun yung temple, yung katawan. Okay? Then ano ba yung spirit at ano ba yung soul? Okay, dito tayo magkakaintindihan ngayon. According to scholars, Bible Q&A, at according din sa mga pag-aaral ng mga eksperto, ang ating soul ay ang ating inner life. Ano yung pagsinabing inner life? Ang ating soul ay ang ating utak na naglalaman ng mga experience. Ang ating puso. Okay? At nandun din yung ating will at yung imagination. So, the inner life, which is our soul, is the mind, the heart, the will, and the imagination. Malinaw po ba kung anong soul? Amen, amen. Okay, ulitin ko. Your soul speaks about your inner life in relation sa inyong mga experiences na nilalaman ng iyong utak, ng iyong puso, ng iyong kalooban, at ng iyong imahinasyon. Okay? Kasama na dito yung thought life mo. Yung desires, passions, tsaka dreams. Yan ang iyong soul. Kung sino nangangarap, kung sino nagde-desire. So in other words, yun yung kaluluwa. Yung nagmamahal, yun yung kaluluwa.
Diba? Diba kaya nga, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless your holy name. Diba? My heart cries out, holy, holy. Diba? So, you, that is your soul. Naintindihan? That is your soul. Malinaw na ba kung anong kaluluwa? Your mind, your heart, your will, and imagination, kasama ng yung pag-iisip, yung mga desires mo, yung dreams mo, pangarap mo, passion mo, lahat yan. Okay? Now, what is the spirit? What is the spirit, man? Okay. Your spirit speaks the same inner life in relation naman to God. It speaks your relation to God. Inner life pa rin, pero regarding to God. Ano yung tawag doon? Pag sinabing yung spirit mo, it is your faith, your hope, your love, your character, and your perseverance. So, yun yung mga bunga ng spirito. Yung karakter mo. Okay? Your faith, kumbaga may kinalaman ng spirito mo sa Diyos. Nagigets na ba po kung anong difference ng soul at ng spirit? And then, pag namatay ka, magkasamang lalabas yung soul and spirit sa katawan mo. Okay? You have that. It will leave your body at ang maiiwan ay ang katawan mo na maaagnas. The flesh. The body. Okay? So, magkasamang lalabas sa katawan mo ang spirit at ang soul. Malinaw na po ba? Amen po ba? Sige. Ngayon, dahil inisa-isa na natin, hinihimay-himay natin ang mga karne, ang mga gulay na salita ng Diyos, hihimay-himay natin. Now, ano naman ang kautusan ng Diyos? Anong dapat na ginagawa natin bilang anak niya? Na tayo ay ano? Mamuhay in the spirit. Ngayon, punta tayo ngayon yan. Na live in the spirit. Ang utos ba ng Diyos ay mabuhay sa laman o mabuhay sa spirit? Mabuhay sa spirit. O yan. Isa-isahin natin yan, ha? Para malinaw at hindi tayo maluloko ng kaaway na kung ano-anong mga doktrina yung ipapasa sa atin. Punta tayo sa Galatians 5, verse 25 to 26. Galatians 5. Galatians 5, verse 25. Opo, Galatians 5, verse 25. Galatians 5. Verse 25. Verse 25. To 26. 26. Opo, Tay, kaya mong basahin, Tay? Galatians 5. Opo. Teka, hanapin ko. Sige, go lang. Na-excite po ba kayo sa mga gustong ituro ng Panginoon ngayong hapon? Amen po ba? Amen. Amen. Sige. Kasi, Galatians 5, 25 to 26. Wala akong book na hawak. I only depend on the Holy Spirit kung anong gusto niyang sabihin sa atin sa oras na to. Wala akong book, wala akong reference. I just follow the Word of God right now and the Spirit of the Lord that is within us. Galatians 5, verse 25 to 26. Sige, go tayo. Actually, kahit 25 na lang. 25. Galatians 5, verse 25. Galatians 5, verse 25 na lang, Tay. Galatians 5,
Verse 25 na lang. 25 na lang, 25. So ba na yan? Hindi na kasama yung 26 tayo, 25 na lang. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. O yan. Malino, di ba? Sa composition ng ating katawan, mas pinaprioritize ng Panginoon na mabuhay tayo at lumakad sa Spirito. Okay? So, yan. Kasi kailangan mo munang matrain yung sarili mo paano ba mabuhay sa Spirit. Okay? Kailangan naintindihan mo yung kahulugan at kung ano yung kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na lumakad tayo sa Spirito, hindi sa laman. Ngayon, punta naman tayo sa Romans 8, verse 5 to 17. Kasi para malaman natin, Romans 8, verse, Romans. Ha? Romans. 8. Romans nga. Oo. 8. Roman ano? 8. 8. 8. 8. Roman. 8. Anong verse? 5 hanggang 17. Wala po, hindi ko maintindihan talaga. Roman. 8. Ayan, Romans. Romans 8, verse ano? 5 to 17. 5 to 17. Okay. Oh, Nancy. Opo. Nancy, kaya mo bang basahin? Romans 8. Actually, wag mo kompletuhin, Nancy. Yung ano lang, mula 5. Nakamute ba ako? Okay, wait lang, Nancy, ah. Hindi, ako pala. Oo, yung Romans 5 hanggang ano lang. Kasi hindi masyadong mahaba eh. Hanggang 10. Okay. Ay, sorry, hanggang 9. Hanggang 9 lang, 5 to 9. Oo. For those who live according to the flesh, set their mind on things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in flesh cannot please God. Okay na, Nance? But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed, in the Spirit, it dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Yon. Grabe, no? Okay, imahimayin natin Amen. Yan, ha? Amen. Masyadong malalim, kaya kukunin ko yung mas anong translation. Wait lang. Wait lang po, ah. Romans 8. Verse 5 to 9 CEV. Kunin ko yung pinaka ano mababaw na translation kasi masyadong ano eh malalim. Okay. Ito yung mababaw na translation ha. Sa ang mga tao daw na pinamumunuan ng kanilang mga desires ng kanilang laman ay nag-iisip lamang ng para sa kanilang pansarili. Okay? Yan ang pinaka mababaw na translation. Sino man ang pinamumunuan ng banal na espiritu ay nag-iisip ng mga bagay na espiritual. Kung ang ating mga utak ay pinamumunuan ng ating laman o ng ating mga desire na pansarili, tayo ay mamamatay. Verse 6 yan.
tayo ay mamamatay. It means, dalawa kasi ang kamatayan eh. Hindi lang siya dead physically, but spiritually. Ano ibig sabihin ng spiritually dead? Judel? Are you there? Ano ibig sabihin ng... De, tita, spiritually dead. Spiritually dead. Dead. Akala mo, okay ka pa sa Lord. Hindi na pala. You are deceived by the spirit of darkness. Kasi akala mo, nag-feel ka pa eh. Pupunta ka pang church. Pero spiritually dead ka na kasi, kumbaga sa ano, desire mo, nakahiwalay na sa heart ng God. Una, number one, pag naging spiritually dead ang isang tao, ang kalagayan niya ay hindi siya mahilig makinig sa mga spiritual things of God, lalo na kapag galing sa Holy Spirit ang instruction. Pinangungunahan siya ng sarili niyang desisyon. Okay? Maraming example yan. Marami tayong iaaray at irerepent. Maraming times na pag nagsabi si ganito, si ganyan, may mga times sa buhay natin na hindi talaga natin nasusunod. Okay? So, pag may sinabi si Holy Spirit, for example, pag tayo naman ay spiritually alive, kapag may instruction si Holy Spirit, sinusunod natin. Okay? For example, may mga times na hindi tayo nakakasunod. May times na meron tendency na mamatay yung spirit. But praise be to God, we can always go up, rise up. Pag nararamdaman mo parang mamamatay ka na in the spirit, magrepent ka lang at tumayo uli. Kasi the Holy Spirit can also go away. His presence is going away if we don't follow His ways. So napakahalaga talaga na nakikinig tayo sa mga nakakarinig sa banal na spirito. So who you are will become who you follow. Sino bang fina-follow mo? Sarili mo? O yung mga taong nakakarinig sa banal na spirito? Kasi halimbawa, hindi siya automatic eh. It needs training para marinig mo ang boses ng banal na spirito. It needs a lot of patience. Katulad ng, for example, you challenge yourself, paano ko ba maririnig ang banal na spirito, yung boses niya? You have to be sensitive sa Holy Spirit. For example, nag-try si Nancy na magtanong kay Lord. And then, Holy Spirit, help me because I have a question. Tulungan mo ako, meron akong di naintindihan. And then, all of a sudden, bigla siya nagkaroon ng pag-intindi, ng understanding. Do you believe sariling kapangyarihan ni Nancy yung pagkaintindi? No. The Holy Spirit gives her the ability to understand the things that are malalim. Mga bagay na malalalim sa Diyos, mga salita ng Diyos na malalalim. Ang Holy Spirit yung magbibigay ng kakayanan, kaya ka nakakaintindi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Walang iba. Because the Spirit is the Spirit of wisdom and understanding. Okay? I don't have to give you the Bible verse of that because you know that. May mga binibigay ako sa inyo mga materials na, alam mo yung seven spirits of God, the Spirit of truth, the Spirit of might, the Spirit of wisdom and understanding. So, you have to understand that we need to hear the voice. Okay? I'm planning kung kaya ng oras magkakaroon tayo ng actual activation. Okay? Kasi hindi pwedeng mananatili kayo sa ganyang kalagayan na hindi nyo ginagamit yung power of imagination at hindi nyo rin naririnig ang banal na spirito. Kasi hindi, sabi ng Lord, ang kawal ng Diyos ay dapat nakikinig sa command ng commander. Amen po ba? Sinabi na yan ng mga propeta na walang ibang bansa na tinawag ang Diyos na army kundi ang Pilipinas lamang. Hallelujah. The Philippines is the only country wherein God is calling army of people who will serve Him to fight in these last days. Kaya ako ganito maapoy eh, kasi nararamdaman ko yung kailangan natin mag-rise up sa pagkatawag natin. Yung pagkarinig natin na maging army ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi ko alam yung kulo na yan. Anyway, balik tayo. So, dito sa verse na to, marami kayong makukuhang knowledge at wisdom kung paano ba mabuhay sa Espiritu ng Panginoon. So, ulitin ko, balik tayo dun sa interpretation, ano?
So, our desires, yung ating laman ay lumalaban, laban sa Diyos. Ayan, yan ang sinasabi ko eh. Napakahalaga talaga na mabuhay sa Espiritu dalang sarili mong laman ang kaaway mo. Yan ang kumakalaban sa Diyos. So, verse 7. Because they do not and cannot obey God's laws. Hindi niya kayang sundin ng laman mo. So, totoo lang. The mind, the carnal mind, yung carnal mo, yung laman mong utak, yung isipin yung flesh mo, hindi talaga kayang makasunod yan. Kakalabanin niya ang batas ng Diyos. Okay? Kaya lang, ano, Jodel? Laging aayaw. Oo, laging aayaw. Laging aayaw yan. And they do not and cannot obey God's laws. Verse 8, if we follow yung carnal desire natin, yung sarili nating kagustuhan, anong nakalagay dito sa verse 8? We cannot please God. Okay? So ngayon magkakaroon tayo ng desisyon. Sabayan niyo ako. Declare it right now. I will follow you, Lord. I will follow you, Lord. All the days of my life. All the days of my life. You will rule before me. You will rule. And I will live in the Spirit. I will live in the Spirit. In order to obey you. In order to obey. In Jesus' name. In Jesus' name. Yan. Alam niyo ba kung anong ginagawa natin ngayon? Binubuwag natin lahat ng mga pundasyon. Okay? We're shaking the foundations of our minds right now. Para maibalik lang sa tama. Para ma-remind tayo na ano ba talaga tayo. Kasi yan ang inutos sa atin ng mga propeta ngayon eh. To know who we are in Christ. Sino ba tayo? Chicken o eagle? We are not chickens. We are eagles. Okay? Hindi tayo mahihina na hindi nakakalipad. Nakakalipad tayo mga kapatid sa ere. We soar like the wings of the wings of the eagle. We're soaring like eagles. Tinawag tayo para maging mandaragit ng kaaway. Para maging malakas sa spirito, okay? Next interpretation verse 9. Tayo daw na mga anak ng Diyos ay hindi na napamumunuan ng ating mga laman, kundi ng Espiritu ng Diyos na nakatira sa loob natin. Amen po ba? What a great revelation is that? When the Holy Spirit lives in you, you will have the power to live in the Spirit, and hindi na tayo kayang pamunuan ng ating laman once na meron tayong tinatawag na humility. Sabihin nyo nga, I have humility. Pagpapakumbaba. Kasi sa totoo lang, napakahirap kapag ang sarili mo nasusunod. Walang ibubungang mabuti at mamamatay ka sa spirito. Paano bang aplikasyon yan? Kailangan nyong mabuhay na lagi kayong nagtatanong sa banal na spirito at sa Diyos. Panginoon, anong kalooban mo sa araw na ito? Panginoon, ito ang lakad. Binibigay mo, sinusurrender mo lahat ng plano mo. Panginoon, ito yung mga plano ko sa araw na ito. Kakausapin ko sa ganito, pupunta ako dito, may lakad ako dyan, mag-a-apply ako dito, may pupuntahan akong ganito. Inquire mo ang Panginoon, Lord, anong kalooban mo? Hinihiling ko makarinig ako sa iyo, Panginoon, kahit anong paraan gamitin mo ang lahat ng bagay para mangusap sa akin. Kasi ang Panginoon nakikipag-usap sa kanyang salita, magbukas ka ng Bible, and then ganun si nanay eh. Pag Lord, talk to me, bubuksan niya yung Bible, buksan niya. And then the Lord will give her verse. And the Lord will give her interpretation of the verse. And then yung iba naman, kinakausap ng Lord sa jeep. Binsan kasabay, may nagbabiyahe ka, bakit kaya puro verse na to? Parang tatlong jeep na yung dumaan at iisang verse ang nakikita ko sa harapan ko. And then open that in the Bible. Maybe the Lord is talking to you. Kasi take note ha, when you receive a word, and it is coming to you 3 times. No, it is the Lord. Paano natin malalaman? Wala na tayong time to venture that para puntahan yung verse, pero puntahan niyo yung buhay ni Samuel. Ilang beses siya tinawag, di ba? 3. When the Lord speaks, ang sagot ni Samuel, "Here am I, Lord, for your servant is listening." Okay? The Lord speaks audibly in his life. Pero habang tumatagal,
nawawala na yung faith ng tao na makarinig sa Diyos. Actually, it is sin that separates man from God. Kaya nagiging malabo ng malabo ng malabo yung mga verses. Okay, natabunan ng mga sin, kaya hindi na nila nakikita yung katotohanan. That the Lord can still speaks because the Lord is the same today, yesterday, and tomorrow. Nagbabago ba ang Diyos? Hindi po. Hindi. Nagsasalita pa rin ang Panginoon. So we can hear from Him. We can hear them. Nakalagay din sa Bible that we can hear them through dreams and visions. Ilang beses, ilang tao nang mababanggit niyong kinausap ni Lord sa dreams? Kahit old o mapa New Testament. Okay, si Mary kinausap, New Testament yan. Daniel kinausap, Old Testament yan. Okay? Whether new, whether old, the Lord speaks through dreams and visions. Amen po ba? The Lord will give you directions, lalo na kapag hinihingi nyo ang inyong destiny. Panginoon, ano bang partisipasyon ko sa iyong kaharian? Panginoon, ano bang dapat kong ginagawa sa oras na to? Panginoon, sinong gusto mong ipagpe-pray ko? Okay? So, kailangan liwanagan natin to. Malinaw na malinaw po ba ang salita ng Diyos sa atin sa oras na to? Okay. So, next is, pagkatapos nating malaman kung ano ang nais ng Panginoon sa atin, na mabuhay tayo sa Espiritu, wait lang po ah, kasi yung recording, I'm checking it. Wait lang po. Meron pa akong isang additional sa spirit, sa soul natin. So ang kaluluwa natin, ang driver ng ating katawan. Okay? So yung driver ng katawan natin, ano, what drives you? Sarili mo ba ang nagpapaandar ng buhay mo o ang spirito ng Panginoon? So yan lang additional ko. Ang ating katawan ay may driver. Is it the spirit of the Lord or your own spirit? So that's the question. Kailangan natin yung pagdilanilain. And then, wait lang po ah. Na-excite ako kasi binigyan lang ako ng Lord ng wala akong librong binasa or anything. Binigyan na lang ako ng simula lang nung nagkwentuhan kami ni Ate Jen tungkol lang sa kung paano ba mag-worship kasi nahihinder nga yung mga katawan natin. So, ngayon, ano naman ang requirement ng Lord pagdating sa pagsamba? Yan. Anong kinalaman ng ating spirit, soul, and body? Wait lang po ah. So, malinaw ha. Malinaw sa inyo yung ng Romans ha. Pwede niyong balik-balikan yan. Wait lang po. Sige. Ngayon, punta naman tayo. Ano ang kalooban ng Lord? Tandaan nyo, this is the master plan of God sa lahat ng kanyang mga anak. Okay? Itong verse na to. Sa John 4, verse 23 to 26. John 4, verse 23 to 26. John 4, verse 23 to 26. John 4 ba yan? John 4? Opo, John 4. Okay, John 4, 23 to 26. Okay. Ay, naku, teka lang. Wait lang. Ako mismo nawala. Ako mismo nawala. Wait lang ah. John 4, verse 23 to 26. Ay, Lord, help me to find it. John 4, 23 to 26. John 4. But the hour is coming, and now when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him will worship Him in spirit and truth. Sige pa. Hanggang 26 eh.
The woman said to him, I know that you're the Messiah. That I know the Messiah is coming. We'll call the Christ. When he comes, he will tell us all things. Jesus said to her, who I speak to you, I am he. Meaning, I am the Messiah, the Christ. Oo. So, yan ha. So, titingnan nyo sa verse na to. The hour is coming now, and now is. Tutukoy niya now, di ba? Nung time nila. When the true worshipers will worship the Father, in what? In the flesh ba? In flesh ba? In spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. Since ang ating Diyos ay spirito, at kaya hinihiling niya ay mag-worship tayo sa spirit and in truth. Now, pag sinabing spirit, tayo mag-worship, how do we worship in the spirit? Okay, yan naman ang tanong. How do we worship? In singing spiritual songs. Okay? Wait lang po, hanapin ko yung... Ayan. Sa Ephesians 5 verse 19. Ephesians 5 verse 19. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Ulitin ko, Ephesians 5 verse 19, speaking to one another in psalms, hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Okay. Nung time nila, wala pang mga Hillsong, wala pang kahit anong grupo ng mga musicians na nagko-compose ng mga kanta. So when they make melody to the Lord, they use the Bible verses. When they sing songs to the Lord, o kaya, they sing melody out of gratefulness. Okay? Parang out of the abundance of their heart, the mouth speaks. Kung ano yung nilalaman ng kanilang puso, lumalabas sa bibig nila. Kasi wag di pa naman uso yung mga banda noon, yung mga worship ano, songs eh. So whatever comes to them that is out of thanksgiving to the Lord, eto ah, si King David, he had a gift. Because ang heart niya is heart after God. God gave him the gift of composition. And he was able to compose songs, which is the psalm. And he was able to sing it beautifully in their time. Hindi natin alam kung anong tono niya, pero I believe napakaganda ng mga kantang kinanta niya. And kung titignan niyo yung mensahe ng psalm, na mayroong prophetic doon. Prophesy yung coming of the Lord, yung death ni Jesus. Ang daming prophecies sa kanyang salmo. Okay, so it's a prophetic song. So when you worship, may lalabas na prophecy. Wow, nakita niyo yan? So when you worship in spirit and in truth, you make melody. Katulad ng narinig niyo kanina sa worship, sino nakarinig na nag-worship ako kanina, na nagtatangs? Narinig niyo ba? So, when you try to worship in that way, you would receive revelations. You would receive heavenly visitations. Although nagbabay faith ako, hindi ko man nakikita, but nagbabay faith ako that the Lord is here as we worship. Kasi we draw near to Him eh. Okay? So, may verse yun. Pupunta tayo dun sa verse na yun. Papunta tayo dun. Okay. Wait lang po ah. Sa James 4 verse 8. James 4 verse 8. Tita Delia, kaya mo? James 4 verse 8. James 4 verse 8. Opo. Tita Delia, kaya mo, ta? Kaya, hanapin. Basahin ko yung Bible ni nanay. Sige. Santiago yun ano? Oo, Santiago yun eh. Alam mo, ang galing. Alam ko rin, parang fino-formulate ng Lord yung pagkakasunod-sunod sa utak ko kung ano yung dapat kong sasabihin. Alam mo yung parang may guide.
Alam mo yung parang nare-receive ko yung guide as I say. Kasi wala talaga akong reference kundi yung word of God lang eh. Glory to God. So, tita, nakita mo na ba? Kaya mo yan, tita. Kaya mo. James 4 verse 8. Kita mo na eh. Pakitulungan na si Tita Delia. Kita na. Medyo ano yan kasi, Judel eh. Medyo ipit yung verse na yan eh. Malapit papuntang Revelation. Kaya nga. After ng Hebrew yun. After daw ng Hebrews. Verse 3. Ayan, ito. Kumapit ka konti, kasi hindi ka marinig. Dito ka banda. Magsala. Para tingin. Ayan. 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 Sige ta. Okay. Yung unang sentence, tita. Ano yung unang sentence? Lumapit. Sige, ta. Lumapit. Hindi, isang buong sentence, yung hanggang period. Lumapit siya sa iyo. At galap siya sa inyo. O, yun lang ang kailangan ko, ta. So, sa English, draw near to God and He will draw near to you. Isa yun sa pagpupuri sa spiritual. Lumapit ka sa Panginoon at lalapit siya sa'yo. At by revelation, syempre, hindi naman siya naka-specific, ano, pero by the revelation, kasi sinabi ng Holy Spirit, ang sabi sa Bible, okay, i-research na lang natin, teka lang. Para sige, lahat na. James 4, verse 8 ba yan, anak? Opo. Opo, tay. Ah? Opo, tay. James 4, verse 8. Opo. Okay. Okay, para talagang ano, karning-karne tayo. Ibig sabihin, wala tayong inaanong sariling opinion dito. Walang, sa preaching natin, walang opinion, puro salita ng Diyos at puro banal na spirito lang. The Spirit. Kasi dinedemonstrate ko sa inyo eh, ang kaibahan ng pagpipreach ng based sa salita ng Diyos at kapangyarihan ng Holy Spirit. Wala nang iba. Guides us into all truth. Okay. Ako na magsasabi ha. Sa John 16 verse 13, John 16 verse 13, however, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own, but He will speak what He hears. Ang linaw, di ba? And He will declare to you what is to come. So, ditong verse na to, malinaw na sa atin, na may mga salita ang Diyos na aside from the Bible, there is a, meron tinatawag na work of the Holy Spirit. Okay? Trabaho niya, He will declare into you, sabihin niya sa iyo lahat ng katotohanan, pati yung mga magaganap. Sabihin, hindi pa nagaganap. Okay? There's tinatawag na personal revelation na ibibigay sa inyo ng Panginoon ano yung plano ng Diyos sa buhay mo kasi hindi siya nakasulat sa Bible eh. The plans of God for your life, yung mga plano ng Diyos, since hindi siya nakasulat sa Bible, specifically, i-reveal ng Holy Spirit. Pero makukuha natin yon once na we draw near to God and He draw near to us. Kailangan muna natin, unang step para makuha yan is to know how to worship in spirit and in truth. Now, paano natin mag-worship ang Panginoon in spirit and in truth kung hindi natin naiintindihan muna
Kasi minsan, maraming umaattend sa church. Kumakanta sila as if in-imagine nila si Lord nasa gitna nila. But parang merong kulang sa revelation na yon. And yun yung i-reveal natin ngayon. Yun yung gustong, itong gustong i-reveal ng Holy Spirit sa atin ngayon. Kasi we're not just standing in a church, we're not standing in a fellowship, or even a house church. We're not standing as if andyan si Lord sa gitna. Merong time na ganon, pero the first thing that we should do, first and foremost, mula sa ugat tayo, ugat ng katotohanan, we have to draw near to God so that He will draw near to us. So hindi si Lord automatic na kapag tayo nagpe-praise and worship na, you just, kasi love mo yung song, ang ganda ng song, nakaka-uplift ng spirit. Minsan kasi may mga pumupunta doon dahil gusto lang talaga nila yung mga kanta tsaka yung gano'ng ka-alive yung mga worship leader para nakaka-emote. Parang diba? Kasi, pero hindi sila nakafocus dun sa salitang draw near to God and He will draw near to you. Meron kang hindi naiintindihan pa. Kasi tayo pinagdaanan natin yung lahat as Christians eh. Umaatin tayo sa church pero ang totoo niyan talagang love na love mo yung worship nila doon. Kasi ibang pakiramdam paglabas mo parang na-feel ka or something, 'di ba? Yun yung basic na nararamdaman ng Christian, parang ang sese mo paglabas mo doon, parang refresh na refresh ka, 'di ba? Alive na alive ka paglabas mo, pero hindi mo alam may mas malalim pa doon. There's more to that worship because you have habang tumatagal, 'di ba? Ang gusto ng Lord sa atin palalim ng palalim. Kumbaga sa ating sandata, lalo mong hinahasa yung salita ng Diyos para mas makapenetrate tayo sa realm of the Spirit. Para mas mabuhay tayo sa Spirit. Hahasain mo yung salita ng Diyos. Yung tabak na yan is hihinangin mo. Okay? There's more to it. We're not just celebrating na sama-samang ang sarap ng feeling, no. Ah, nandito yung presence ng Lord. I feel peace right now. Okay? Yeah. Hindi. Meron pa akong sasabihin sa inyo. Because the basic of worship in spirit and in truth na reveal sa akin ng Panginoon ay when we draw near to God, that's the time that He will draw near to us. Now, the question is, saan tayo pupunta when we draw near to God? You have to understand where God dwells. Okay? Saan nakaluklok ang Espiritu ng Diyos? Okay? Wait lang po ah. Ipo-post. We have to understand where the Lord is so that you could understand where you would worship Him. Okay? Saan tayo pupunta? Dun ba sa location na kung saan ka nag-worship? Hindi pa. Hindi pa yon. There's more to it. Okay? So sa John 8, intindihin muna natin yung nature o yung kalagayan kung nasaan ang Panginoon at ano siya. Okay? Una muna yung sinabi kanina, di ba? God is spirit. Di ba yung kaninang binasa natin? And those who will worship Him must worship Him in spirit and in truth. Yung kaninang verse kanina. Okay? Balikan na lang natin yon. Na ang Panginoon natin, ang nature niya, he's spirit. Okay? He has a spiritual body. Hindi na siya yung, nung he was resurrected from the dead, he had a different body. It's a glorified body na combination of spirit at hindi ko alam kung anong klaseng special body yun. Basta pag sinabi niyang he is spirit, that's the way we accept the truth. Okay? We must worship Him in spirit and in truth because He is spirit. God is spirit. Okay? So, ito yung verse naman na John 8 then ulit, verse 23. John 8, verse 23. Sayang si Ate Jen, no? Hindi nakakasalita. Pero okay lang yun, Ate Jen. Huwag kang malose hope dyan. Gusto ko lang ma-excite lang yung feeling mo. Ma-alive-alive ka dyan kahit nandi ka nakasalita. Amen dyan, Ate Jen. In the spirit, mag-amen ka na lang. John 8, verse 23. May bata ba dyan sa'yo, Jodel, na pwedeng magsalita? Jodel? May baby ba dyan na pwede magsalita? Sorry, nakamute pala ako. Meron po. Yes, gusto ko ng baby. Hello, John. John 8, verse 23.
Ate Jillian, halika dito. Ayan, si Bibi Jillian, dali. John 8 verse 23. Ito Ate Jillian, oh. Kasi papasok na tayo sa spiritual realm. Kaya mo yan. Dito mo kumpisa. Basta hanggang dito lang sa world. Oo, yan. Saan mo? Hello, Bibi Jillian! Oh, talagang may drinking water pa, no? Sige, lakas mo. Kaya mo yan. Yeah, hindi, dyan pa na lang. Dapit mo yung mouth mo. Sige, go. Lakas. Dapit. Ganyan. Sige na. And he said to them, you are from beneath, I am from above. You are of this world. I am not of this world. O yan. Sabi ng Lord, you are from beneath. I am from above. You are of this world. I am not of this world. So, if the Lord is not of this world, where is the Lord? He is in the spiritual realm. We go to the realm of the spirit. When we draw near to God, we go to that realm. Tayo muna mauunang pupunta sa realm na yon. Amen po ba? Nakikita niyo ba yung parang ito na yung oras na kailangan naiintindihan natin to? Kasi minsan remind tayo ng remind, pero hindi natin naiintindihan. Ano ba dapat ang first move natin as a worshipper in spirit and in truth? We have to understand na nandito tayo nagwo-worship, but in reality, we have to go to that realm of the spirit. According to the experiences ng mga Christians na nagkakaroon ng revival sa China, na nagkakaroon talaga sila ng visitation, because the visitation of the Lord will happen when you go to that realm. Mag-draw near ka muna kay Lord bago siya mag-draw near to you. And then, yung resulta ng pagpunta mo sa Kanya will be the result of God's visitation. Amen po ba? So, nakaka-excite, di ba? Kasi ginagawa ko ngayon sa inyo is ina-apply ko yung the gift of divine revelation of the word. Kasi kung hindi natin to gagawin at hindi nyo naiintindihan kung anong dapat gawin, hanggang ngayon, magkakaroon pa rin tayo ng kalituhan when we worship, iniisip nyo, kasi online, ang hirap mag-worship. Walang breakthrough. Hindi ko maramdaman yung presence ng Lord kasi hindi na siya alive-alive katulad ng dati. Hindi na ito pwedeng ganun, sabi ng Lord. You have to understand this, that you yourself is powerful enough. The power of God resides in you wherever you are. Okay? Because you are called to be an army. We are an army. And you have to understand the powers that God has already given to His army. Okay? So, naiintindihan natin, the Lord is not of this world. So, hindi siya automatic na sinasabi ng mga naranasan natin sa mga Christian churches nung tayo bata-bata pa na the Lord's presence is here. Nag-umpisa pa lang yung service, wala pa ka nag-worship eh. No, we have to go to that realm first. Okay? Hindi pwedeng sabihin natin na nandyan na kagad si Lord. Depende sa sitwasyon yun. Kung may intercessor yung church, pwede. Sabihin may nag-pray na beforehand. Okay? May nag-worship na beforehand. Kasi ganun na ginagawa namin sa dati namin church eh. 1 hour before the service, dahil nagkataon na ang pastor namin ay intercessor, doon pa lang sa, bago pa magsidatingan yung mga tao, nag-prepare na kami. So that the Lord can visit the church. So, yung praise and worship team, nag-worship na kami in spirit and in truth, I was only 15, 16 years old during that time. So, na-expose ako sa ganung klaseng simbahan. And praise be to God, yung pastor na yon, umaattend din yun ng IFP eh. So, nakaka-bless na nakikita ko siya, no, sa IFP. And nakakatuwa kasi hindi siya nagja-judge. Kasi ang tunay na intercessor ay hindi naghuhukom ng kapwa Kristiyano kung saan ka man naroon. Basta binibless niya lang ako pag nakikita niya ako na alam niya nang may house church tayo. So, praise be to God for that, those pastors who are open-minded to the destiny of his members dati. So, ngayon,
meron pa akong sasabihin sa inyo. Number one, aside from he is nothing of this world, sa Ephesians 1 verse 3, okay? Ha? Wait lang po. Ephesians 1 verse 3. Ephesians 1 verse 3. Opo. Okay, Nance, nandun ka na ba? Kaya mo pumunta doon? Maiksi lang naman siya eh. 1 verse 3. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Oh, see? Where is the Lord? He is blessing us with spiritual blessing in the heavenly places. Okay? Heavenly places. Ibig sabihin, doon nagaganap yung pag-bless ng Panginoon. Eh, paano kung wala ka doon? Diba? Hindi mo na-reach yung heavenly place na yon. So, when we worship Him in spirit and in truth, we go to the heavenly places. Oh, meron pa ako isa, ha? Meron. When we worship in spirit and in truth, doon din nagaganap yung spiritual warfare. Tama po ba? Kaya nga tinatawag na spiritual warfare. Okay? Actually, kapag ang worship, ito ha, sa experience ko, kapag yung worship team namin, naka-high worship, pag sinabi naka-high worship, we're actually in warfare. Kasi, it doesn't mean nagbabind ka ng spirit. Actually, alam nyo ba yung secret? Kailangan lang talaga may unity yung worship team eh. Yung worship team namin when I was young, we understood, lahat kami, mayroon kaming lahat na iisang understanding na kapag tumataas na yung worship namin, kapag high worship na, alam niyo ba ibig sabihin ng high worship muna? Hindi. Kapag high worship, yung bang lahat kami nakapikit ang mata, walang dilat. Okay? According din sa experience ng mga nasa China, ito yung tutuloy ko pala, they feel that they worship in the spirit when they close their eyes. Kasi kailangan mo i-close yung mata mo, kailangan hindi gumagana yung laman para mas gumana yung spirito mo. Okay? Hindi ka makaka-worship in spirit and in truth kung dilat o gumagana ang flesh mo. Amen po ba? So you have to understand na kapag kayo ay nag-worship in spirit and in truth, kailangan mong disiplinahin ang katawan mo, ang flesh mo na dapat wala yan. Dapat nakapikit ka. Para ang mangingibabaw na lang sa'yo ay ang spirito mo at ang kaluluwa mo. Kasi once na gumagana ang laman mo, hindi ka, distracted ka. Kaya napakahalaga sa amin ni nanay. Kaya lang kawawa si nanay minsan, lalo na kapag yung mga bata, like sila Floyd, hindi siya maka-worship eh. Nag-intercede ako sa kanya dun sa C5. Dahil medyo maingay, pero hinahayaan lang namin. Ang problema lang si nanay, hindi niya kayang ma-handle. Siyempre sa katandaan, medyo nadidistract siya. Pero inaano ko si nanay, kino-coach ko ulit, nay. Balik ulit sa pikit. Buwang balik naman si nanay. Pero syempre, sa katandaan niya, medyo may konting distraction siya. Pero napakahalaga talaga. This time, kailangan na nating application na ha, mga kapatid. Gusto mong makaranas ng worshiping in spirit and in truth, magkaroon ka ng breakthrough, magkaroon ka ng experience na nakakakita ka ng visions, dreams, na naririnig mo yung boses ng Panginoon, start with this. Sabi ng Lord, kailangan natin tumbukin yung ugat. Pinakaugat ng revelation ng Lord when it comes to worshiping in spirit and in truth. You have to put your senses at rest in the physical. For example, yung mata mo, yung tenga mo, magiging bingi yan sa sounds ng paligid mo. Hindi mo ba alam? Ito experience ko, a personal experience, when I started worshiping in spirit and in truth because I have limited time. Doon ako na-exercise eh, nung college days ko. Kasi since hindi na ako nakaka-attend ng church, sabi ko, Lord, kahit na hindi ako nakaka-attend ng church, kasi pati Sabado namin may klase, pagod-pagod kami, Linggo, ang daming project. So parang wala na talagang time. Sabi ko, gusto ko pa rin purihin ka, Panginoon, sa spirito at katotohanan. When I started worshiping, ginawa kong time kong worship, alam nyo kung saan? When I was riding a bus to school. Kasi ang travel ko from
from my school sa UE Caloocan to from Cubao is almost an hour kasi ginagawa pa noon ang MRT. Okay, naabutan ko yung ginagawa pa lang yung MRT, so grabbing traffic sa EDSA. So ang biyahe ko talaga is lumalampas actually ng isang oras nung college days ko. Kasi ginagawa pa lang yung MRT eh. Alam niyo yung mahabang tren na yon? Wala pa yon, grabbing traffic. So pagpunta ko sa school, ang aga-aga noon, umalis ako ng 6 o'clock ng umaga. Since hindi naman ako pwedeng kumanta sa bus kasi makaka-istorbo ko, I just close my eyes. And I just worship the Lord using my mouth in and imagination. I use sa imagination ko kumakanta ako ng malakas. I worship the Lord sa mga and then I started hearing. I'm hearing worship songs in my mind. Eh di ba yung mind mo yung soul mo? So nakaka-receive yung soul ko ng worship songs na nagmi-minister sa akin. And then I use the songs that I listen to. Yung mga naririnig ko in the spirit, so nakasarado bibig ko kasi wala akong magawa eh. And hindi ko alam, yun na pala yung worshiping in spirit and in truth. Kasi I go to the heavenly places unaware. Dahil I started to search for God through the songs. I started to thank Him kahit na nakatikom ang bibig ko at nakasarang mata ko. Kasi akala ng iba tulog ako, pero totoo, nag-worship ako. So, ganun ang ginagawa ko for almost 3 years, 4 years, kasi ganun ang college eh, 4 years yun eh, pero inabot ako ng 5 taon. Kasi wala nga akong time to worship the Lord, dahil sa sobrang busy sa pag-aaral. And then, that's the time na habang matagal ko na siyang ginagawa, dahil naging lifestyle ko na siya, kumbaga parang unaware ako na automatic na sa akin yung pag-bus, sumakay ako ng bus, mag-worship ako. Alam nyo ba, maya-maya nakakarinig na ako ng na-identify ko na yung paghihiwalay ng mga instrument at saka nung sound. Tapos nakikita ko yung pag-angat ng isa pang mga boses. So, yung sabihin, naririnig ko yung hiwa-hiwalay ng mga boses. Naririnig ko yung alto, soprano, tenor, yung mababang boses sa mataas na boses. Plus may additional. At naniniwala ako na angel yon. Kasi para akong tinuturuan, tinitrain ako na parang, oh, ito yung voice ng second voice. That's the time na natuto ko ng second voice. Then biglang nabuksan yung spiritual ears ko, naririnig ko talaga yung angelic voice na this is the yung boses pa rin ng naririnig ko kumakanta, pero alam mong iba na yun eh, wala na siya sa music eh. Sabihin, hindi na siya part ng music. Pero naririnig ko yung higher elevated voice na alam kong galing na sa Lord 'yon. And then, yun yung pinakikinggan ko, every time na may practice kami sa praise and worship, nung kabataan ko, nung nakabalik na ako sa church namin, that's the time na nagugulat ako na pag-play na ng worship leader yung kanta, naririnig ko yung higher voice na para dun sa kanta na yon. I hear it in the spirit. Nagugulat ako, nasasyak ako, pero sabi ko, bakit bigla ako nagkaroon ng ability? Bigla ako nagkaroon ng ability. That's the gift. It's a gift from the Lord. Na dahil sa pagtsatsaga ko, tingnan niyo yung verse na to ah. Di ba sinabi ko sa inyo, ano yung binasa mo kanina, Nancy? Na, wait lang, nawala yung verse. Ayan. Blessed be the God, our Father, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Anong na-gain ko out of that discipline? In-enhance niya yung gift ko. Hindi lang ako basta kumakanta. Because hindi ako, I'm just an amateur singer. Okay? Wala naman akong singing lessons. Pero nagkaroon ako ng singing lessons from the Holy Spirit, from the presence of God during my worship time. Kaya nagugulat ako na, wow, na-amaze ako na lahat ng kantang naririnig ko ang second voice. Na dati wala akong ganung abilidad. So, amen. Glory to God, di ba? That's the first thing. And then the second is, unti-unti ko nang naririnig yung boses ng Panginoon in a still small voice. Doon ko na-identify na, ay, nangungusap pa rin pala ang Panginoon. I was only a young teenager, okay? And then, may isa pa.
Kapag tayo ay nagwa-warfare, pag sinabi kong mag-warfare tayo, punta tayo dun sa heavenly places, wala tayo, at wait, balikan ko pala yung tinuturo ko kanina na high worship. Pag sinabing high worship, alam na yung praise and worship namin, meron kaming iisang puso, o pag high worship na, yung ang itsura ng aming organista ay plakdana. Sabihin, hindi na siya nakatingin dun sa organ, ganun siya, dahil puspus na siya ng banal na spirito eh. Pero, look at the gift. Nasa todo pa rin. Hindi niya tinitingnan yung keys. Yun yung organista namin. Hindi na halos nakatingin sa piano keys. Pero nakakatugtog ng nasa tono. What kind of presence is that? That's the power of the Holy Spirit. Kasi hindi na kakayanan ng tao yan eh. Hindi nakatingin sa keys, pero nakakatugtog ng maganda. Okay? Next. Kapag high worship na, ang mga kanta namin, yung halimbawa, pag ang kanta namin, napapansin namin, may pinipili si Holy Spirit na kanta. So, ang worship leader namin nakakarinig din. Sensitive siya sa kung ano lang yung gusto ng Holy Spirit. At napansin namin ng ang similarity ng mga kanta na gusto ng Holy Spirit to please the Father. Kaya dapat talaga you can hear from the Holy Spirit. So, we select songs that only magnify the Lord. For example, yung mga kantang, be blessing and honor and glory. Yan, mga ganyan na. Pag tinataas na namin yung pangalan ng Panginoon, at ang mga boses namin, hindi na namin ma-explain kung saan nang gagaling yung matataas na tono, that's already high worship. Tapos lahat kami, plakda, nakapikit. Yung mga singers sa amin, hindi na sila makatayo sa presence ng God. Kumakanta pero napapaluhod na kasi nakapikit na sila. Tapos kami rin halos parang may heaviness na parang comforting naman siya. Pero you know that there's a heavy, thick anointing that's going on. Kasi nagkaroon ng revival sa church namin eh. After mangyari yung mga ganyang, una muna, nag-enjoy lang kami sa presence ng God eh. And then later on, alam nyo ba na bumuhos sa church yun. Practice lang namin kasi worship na eh. 1 hour before so bumuhos sa church yun. Iba talaga pag intercessor yung namumuno. Talagang bumuhos sa church namin, tapos hanggang sa umabot sa mga miyembro yung manifestation, sila iba sa kanila. Actually, yung mga ibang members doon, nagda-dancing in the spirit, yung iba nakakapag-tongues, yung iba gumagaling. Tapos yung pastor namin, hindi na siya makapag-preach. Dahil sa heavy presence ng Lord, ninanamnam na lang, ang natitira na lang sa worship team yung organista. Lahat kami nakaluhod na, yung iba nakahiga na, natumba na, kasi hindi nila kaya yung presence ng Lord. Tapos since umuupa kami sa isang building, lahat ng umaakyat doon sa building na yun, kasi maraming rooms yun eh, nadadaanan yung aming area. Yung sabihin, closed door yon, pero lahat nagsasabi, nagko-comment yung mga empleyado doon, that when they go up to that, kasi may hagdan pataas eh, habang umakit sila ng hagdan pa lang, they feel sudden chills. They feel as if parang, they feel that there's some peace. And mga unbelievers to ha, mga empleyado doon, they feel, hindi nila alam, they're already feeling the presence of God. Tapos, maya-maya, may mga heavenly visitations na, yung mga bata doon sa amin, na pinapakit ng Lord sa heaven, pati anak ng pastor namin. Tapos, marami din nakikita si Jesus, naglalakad, nag-anoint sa bawat member. Tapos, ang dami rin nakakakita ng angel. Tapos, one time, visible sa lahat, na nagkaroon yung cloud of glory, bumaba doon sa service. There's a mist. Alam mo, parang, ba't mausok? Wala ko naamoy na smoke. Pero parang cloudy. I experienced that. Because hindi namin alam na meron palang times of revival during that time na it is moving all over the world. May wave of revival pala talaga nangyari. Kaya timing, kaya talagang alam mo dapat yung times and seasons ng Panginoon na taon na nakasabay ang aming church. Bakit? Kasi hindi naman church kasi ang inano namin eh. Nag-focus kami sa amin bilang templo. Kami muna. Yung templo. Actually, it was the praise and worship, and nataon, the praise and worship team was also an intercessor. Yun yung aking umpisa ng aking journey sa spiritual life. At a young age, I was exposed to that. At sabi ng Lord, yan pa rin yung aking mandato hanggang ngayon. I wanted everyone to be like me, sabi ni Jesus.
He is the great intercessor, mga kapatid. Okay? Kaya, know, ang focus natin is to know who we are in Christ and how to do strategically. Kasi kung di natin uugatin yung mga katotohanan na to, we will be lost. Okay? Hindi natin alam kung paano ba. Kasi habang tumatagal, limitado. Sumisikip ang ating mundo. Si Ate Jen, di makasalita, di makakanta. Parang gagawin mo? Limitahan mo ang Diyos? Lilimitahan natin ang banal na spirito? We cannot limit God when we are moving and worshiping in the spirit. Let's go to the spiritual realm. Hindi tayo limitado doon. In the spiritual realm, there is no limit of power. There is no limit of presence. We can worship there. Doon ka magwala. Kanina ginawa ko yun. Na habang ako nakapikit, talagang inimagine ko tayong lahat. I saw each and every one of us na may mga hawak na espada na minamagayway habang nagsasayaw sa harapan ng Diyos. And I saw the Lord, he rose up and sinakyan niya yung kabayo niya. And he is full of glory sa gitna natin. He responded to the worship that we have given him. Eh, how much more kung naiintindihan mo mas lalo ngayon sa next worship natin? Humanda kayo kasi naiintindihan yun eh. Mas nabigyan kayo ng eye-opener eh, kung anong dapat niyong gawin eh. Next, meron pa tayong mga ibang verses dito. Eto. Tingnan natin yung, ito yung mga tipong favorite natin as a warrior. Yung Ephesians 6 verse 12. Tay, kaya mo ba? Ha? Ephesians. Ha? Eto, Ephesians 6 verse 12. Ephesians 6 verse 12. Hindi ko maintindihan masyado kay fluent mo, Ephesians. Tay, tingnan mo yung monitor. 6. Tingnan mo yung monitor mo, yung cellphone mo. Silipin mo. Ayan. Nabasa mo? Ephesians. Nababasa mo ba Ephesians 6? Ito na Ephesians 6 verse 12. Umalis muna siya, te. Ah, umalis siya? Oo, oh, umalis muna siya. Siguro i-refresh niya lang yung signal niya. Okay. Ayan. Lisa! Yes. Yes? Ate Jen, why? Ako na lang. Ephesians 6:12. Oo. Alis na ba? Alis na. Tay, si Ate Jen muna tay. Si Ate Jen muna daw. Ate Jen muna. Hindi, kaya nga, si Ate Jen muna daw. Si Ate Jen. Ha? Ate Jen na lang daw muna, tay. Ate Jen na lang. Hayaan muna, Ate Jen. Si tatay muna. Oh. Wala, hindi ko nakikita. Binababa mo po agad eh. Pisa 6-12 yan. Oh, hayaan mo muna si tatay, Ate Jen. Ikaw na, Jen. Pisa. Hayaan mo muna, Ate Jen. Kasi, opo. Opo. You are right. For we rest ato. For we rest not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. O yan. Okay, Tay. So, so dito sa NKJV, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. So, why is it important to worship in spirit and in truth and to go to the heavenly realms? Because yung enemy natin andun sa heavenly places also. And kasi ganito yan eh. Kailangan matigpas yung nasa heavenly places dahil sila, para imaginein mo ha, meron silang parang mga string or parang mga, alam niyo yung kadena na parang naka-extend sa earth, na nakakadena dun sa mga tao to enslave them. Pero yung mga kadena na yon is nakakonekta sa second heaven. Alam niyo naman yung turo namin ni nanay. Nasa na mga demons talaga? Nasa second heaven. Okay? So they connect it to the world.
pag ang tao nag-sin, doon papasok yung tanikala, yung mga ang tawag dito, yung mga chains, kaya nga tinatawag na chains of darkness. Okay? So, ang labanan ay sa heavenly place. And remember that heaven is composed of three. Sa, ayon sa Bible, may first heaven, second heaven, third heaven. Yung third heaven, nandun yung heavenly place. Yung kusan na rin ng Panginoon. Yung first heaven, yun yung okupado ng kaaway. Okay? So, napaka-importante rin. Actually, hindi lang dito natatapos yung ating mahaba pa tong lesson na to, pero importante na intindihan nyo na kailangan nating maintindihan kung ano bang ibig sabihin ng pagsamba sa spirito at katotohanan. Kasi malawak itong topic na to eh. Hindi to kaya ng isang session lang. Ngayon, I want you to activate yung bagay na gusto kong... Kasi naka-attend din ako ng conference ng... basic lang yung tinuro sa amin ng about how to hear in the spirit and when you hear something, you obey. So, ang ginawa sa amin is pinapikit kami ng aming mga mata. And then, pagpikit namin, tinanong kami isa-isa kung anong nakikita namin while we close our eyes. And then, kung ano yung nakita namin, i-interpret namin kung ano yung pinakita ng Lord by asking the Lord kung ano yon. So, since this time, iba naman ang gagawin ko. When you close your eyes, magsasabi ako ng bagay or lugar or tao, and then pag pumikit kayo, sabihin nyo sa akin kung anong nakita nyo. Without thinking, ha? May lalabas yan. Kasi imposibleng wala. Bakit ko nasabi? Before, ang mga tao is wala naman talagang gamit. Walang anything. According to the need, because they use their imagination, and then it happened. Kaya kung ano nakikita nyo sa paligid nyo, bunga yan ng imahinasyon ng tao. Natang technology, ang damit na suot nyo, everything that you own, everything that you use is based on imagination. Lahat ng yan nasa saang realm? Spiritual realm yan. Kasi that is part of your soul eh. Imagination is part of your soul. Your soul and your spirit is the one that is living in the spiritual realm. Ang totoo niyan, di ba sabi nga ni Sado, the world that you see is not real. Because our real world is the spiritual realm. We belong to God. Kaya nga, I'm a child of God. We belong to Christ. We belong into that realm. In sa isang simpleng salita, kung tayo'y hindi nabubuhay sa laman at kailangan natin mabuhay sa spirito, dapat masanay tayong mabuhay sa realm na yon. Katulad ni Neville Johnson, uulitin ko na naman uling kwento niya, yung prophet na bisita dati sa IFP, na ini-imagine niya na si Lord, pinupuntahan siya sa kanyang bahay, nagbe-breakfast sila, tapos nag-uusap sila. Imagination niya lang yon, and then nangyari na isang araw, naging totoo. Okay? So, when you imagine things, it comes from in that realm of the spirit. So it's just dati imagination lang hanggang sa naging totoo. Ito yung sasabihin ko sa inyo. When you continuously do this, yung basic sabi ko sa inyo, pumikit kayo ng mata and then concentrate na you imagine yourself. Okay, the first, ito yung activation ko ngayon na gusto ko lahat kayo pumikit ng mata. Okay? Tatay, narinig mo ako? Oo. Gusto ko pumikit kayo ng mata ngayon. Walang halong daya. Pikit talaga. Ate Marlene? Ate Jen? Amen. Pikit ang mata. Tita Delia, pikit ang mata. Kailangan pumikit. Judel? Are you there? Yung mga bata, gusto kong isama yung mga bata. Si Jillian, si Ingin. Pati si Sam. Pikit yung mata nyo. Wala natulog. Sino lang nandyan? Kami lang. Okay. Si Yin nandyan? Si Yin nandyan? Judel, si Yin. Okay. Habang nakapikit ang inyong mga mata, Judel, kasali ka dito ha. Pikit ang mata. Sige. Pikit ang mata, Yin.
Jillian, tikit ang mata. Pag sinabi ko yung word na heaven, i-describe niyo sa akin, ha? Isa-isa. I want you to imagine, kapag sinabi kong heaven, ano yung nai-imagine yung picture? Because that is the place that we're going to, yung heaven na kung saan doon tayo sumasamba sa Panginoon. I-imagine nyo na ano yung napipicture nyo, ano yung unang image na pumasok sa inyo? Because I believe that you can receive it. Kasi yan ang basic step na nakakakita kayo in the spirit. Hindi nyo ba alam? Yung gagawin natin is a basic step para matrain kayo na makakita in the spirit. Whatever you imagine, you say it. Okay? When you close your eyes, there is something that you will see. Okay? When the word heaven, makikita kayo niyan. Imposibleng wala. Okay? Sino unang gusto mag-volunteer kung may nakita na? Ano tay? Nakita ko yung gate ng heaven. Amen. Ano pa? Liliwanag. O yan, si tatay yung bilis ng imagination. Tay, hindi ka nag-isip pa. Nakita mo lang yan, ha? Tay. Oh, yan ang aking ano. Yun ang una mong nakita. Nakita ko. Yun ang una mong nakita. Amen. Okay. Nag-umpisa na si tatay. Yung gate lang. Gate pa lang. O yan. Yung sabihin, nasa entrada si tatay. Di ba pumapasok? Next. Sino na nakakita? Sige, yung unang pikit niya yung... Ano? Kasi pag in-exercise... Sige mo muna. Ako. Ikaw muna, Ate Jen. Sige. Ako? Oh, pagka pikit mo, ano nakita mo? Ako ba rin siya? Yes. Ano yung tawag dito, yung mga saints na naka-white and then nasa harapan ng... Ano ng Holy Throne? Wow! Oh, yun, lakas ang imagination na. And then, nandun ka. Tama ba? You, nandun ka, kasama ka. And then, Ate Marlene, ano? Oo, oh, amen naman. Ate Marlene, anong nakita mo pagkapikit mo? Ano ba yung, ano, para bang mayroong isang building na kung hanlaki-laki ng building. Building? Na, walang... maraming work ng mga tao. Maraming kaputi. Yun. So nakita niya, yun yung ano, yung pagkapikit mo, yun ang nakita mo, Ate Marlene. Oo. Amen. May mga malaking building. Malaking, hindi naman building at mali. Parang hindi, walang hangganan yung kanyang pagkano. Tapos maraming tao. Yun, right. Maraming tao. Kira-kiraan natin mga mansyon. Mga mansyon natin yan. Amen. Okay, sige. Oh, Judel, dyan na sa inyo. Ikaw yan, in-apply mo ba yan? Pumikit ka muna. Aba, hindi, gagamitin mo nga yung imagination pa eh. Tita Delia, ikaw. Kasi ito yung pinagawa sa amin eh, para ma-activate kami. Ano ta? Nakaupo sa trono si Lord. Yun ang, pagkapikit mo, yun ang nakita mo. Oo. Okay. Then sila Yin-Yin, sila Sam, si Yin-Yin tsaka si Jillian, ano nakita? Si Jillian. Pagpikit mo, ano nakita mo? Pa, use your imagination niya. Hindi magsasabi na lang ako para sa'yo. Ako, ano na eh. Hindi, wag na lang pa. Ano na? Ano sabi? Ate, hindi ka naririnig. Magsashare na lang nakikita. Oo. Hindi, yung go. Ano, may nakita ba? Tita. Oh, yes. Nakita ko po si Jesus nakaupo sa throne. Ah, ganun din. Amen. Ibig sabihin, nasa harapan ka na ni Lord. Sino pa? Sino pa yung isa? Isa. Ako ba? Hindi, kay ano po? Kay ano? Kay Jillian. Jillian. Kasi didisiplinahin mo eh, yung sarili mo na ano eh, na may nakikita ka eh. Kailangan mong i-ano yan, kasi spirito nakakakita yan. May mata ang spirit natin. Okay? May spiritual eyes. Ano no? Gate po. Gate din. Nakita ko. Nakita ko.
May angel. Ayan. Sige, praise God. O, sige, Nancy, ikaw. Ano, nasa, parang nasa playground ako. Wow. Tapos nakita ko may punong mag-iba. Tapos, mga, yung palas na ang gaganda, parang crystal clear. Ayan. So, yung, kung ano yung in-imagine nyo, okay, that's the door. Kapag lagi mong ginagamit yung imagination hanggang sa makuha mo yung full picture. Oo, mag-iisip ka talaga. Kung ano yung in-imagine mo, on ta. Yes, ta. May nakita pa pala kung ano, mga bulaklak. Ah, mga bulaklak. Mga bulaklak. Oh, praise God. Yan, when we close our eyes, we also use the power of imagination of what we imagine heaven is. Okay? When you close your eyes and when you imagine, you show that the Lord will show the image of your what you imagine. And then if you exercise it, train your mind. Kaya nga sabi ni Lord. Ano ba 'yon? Set your mind on things above, 'di ba? Kailangan natin i-set yung mind natin on things above. We try to imagine what is there. We imagine, kasi kapag... Maraming gamit dito sa buhay. Yan, huwag mong haluan. Okay? So... Nakikita ko ngayon, wala. Okay. Sarang time, but not now. You have to use your imagination nga. Kasi in-exercise yun eh. Kasi whatever you imagine... Will God will direct you to the right imagination. Kumbaga habang tumatagal, magiging crystal clear yung makikita nyo. Syempre, you just use your power eh. And then that would open yung effort to close your eyes, in-exert yung effort, yung ginamit yung effort to use the imagination, mag-a-usher para mabuksan ang inyong spiritual na mata. Yun yung disiplina doon. Kaya ako kayo pina-exercise ng activation. Kasi pag lagi nyo siyang ginagawa, when you worship, you imagine, you will go to that place eventually. Yung one time na nag-worship ako. Wait lang ha, nagsasalitas kay Emma. One time nag-worship ako. Oh. Imagine ko na nanilihas ako ni Jesus. Nakita ko. Oh, yun. Not now. Meron time na... Hindi, pero ang pinagawa ko sa kanila kasi pina-activate ko kasi part ng preaching ko yun ang sabi ni Lord sa akin. Okay? So... Parang ngayon, wala. Hindi, you have to... Nagsabi ako ng word na heaven eh. What do you imagine about heaven? Yun kasi yung pinagawa ko sa kanila. What do you imagine about heaven? Pumikit ka ng mata mo and then anong visual na nakita mo? Yun. Anyway, Ako anak, pag nag-worship ako sa taas, imagine ko yung sa heaven. Mm. Ang nabubungad sa akin, yung mga batis na naglalagaslasan, mga kahoy na bumunga. Oh, yun. Yung umano sa akin, pero pag nadidistract ako, nagkakaroon ng imahe ng masama. Ayun. Hindi nabalik ko ulit yung ano, ang aking imahe. Oo, didisiplinahin mo yung sarili mo. Dahil, may nagdi-distract talaga eh. Meron. May distraction talaga. Habang kumawit ako, lalo yung I worship you, Lord. Okay. May apat lang alam kong kanta niyan. Oo. Nadi-distract ako. Nawawala yung mga battles na hindi ko na mga kuhaan yung... May battle rainbow. Kasi. May battle. Mamaya naman, nagmumustra na naman na nagkakaroon ng ilaw doon sa malayong lugar. Oo. Sa nagpusikit na pumapasok sa kakahoyan. Oo. Yun ang akin na ano. Ganun talaga, kahit sino. May distraction talaga sa umpisa, kaya kailangan nyo talagang magpursige. Kasi kanina rin nakaramdam ako ng distraction eh. I mean, nag-worship na ako, naka-focus na ako, biglang papasok yung alalahanin ko for Monday. Ibig sabihin yung gagawin ko ng trabaho, bakit sumisingit yung ganun? Nagpa-plano ako sa utak ko ng plano for ng mga activities ko ng Monday. Eh, nag-worship na ako. Ibig sabihin, umpisa yun eh. Kailangan intindihin na it's not automatic. Yan, please, wait lang. Kailangan yung isipin, patapos na ako eh, na hindi siya automatic. You have to discipline. You have to use your willpower and you have to use your imagination hanggang sa
masanay ka. Katulad ng nangyaring experience sa akin. Nasanay ako na magpuri sa spirit at katotohanan. Kaya binigyan ako ng gift. At yung gift kasi, biglang magugulat ka na lang habang tumatagal. Imagine ka na, imagine, di ba? Saan ba nagbibigay si Lord? Kanina sa verse, God blesses us with spiritual gifts in the heavenly places. You want the gift of God to discern? You want the gift of God na mas malino pa yung makita mo, mas malino pa yung madiscern mo, makarinig ka kay Lord, then start doing that, yung pinagawa ko sa inyo. While we worship, start imagining things na may pertaining heaven. Kaya nga sabi ng Lord, set your minds on things above, not on things below. Okay? You discipline yourself. Kasi kung hindi mo gagawin yung disiplina na yon, hindi kayo makakapasok sa spiritual realm. Lagi kayong nasa laman. Hindi nyo mawo-worship si Lord in spirit and in truth kasi magiging carnal pa rin yung worship. Nagigets nyo ba? We will just be clapping and singing songs to God pero hindi siya in worship and in truth kasi hindi ka makapasok sa realm of the spirit. Okay? Magiging flesh and carnal ang ating worship. Malinaw ba, Ate Jen? Yes, ma'am. Amen. Ate Marlene, malinaw po ba? Malinaw naman po yung teaching? Amen. Okay. Tita Delia, Judel, Tatay, malinaw naman. Malinaw naman. Okay. Kasi hindi tayo pwedeng mag-unbelief dito. Kasi kailangan nating i-push yung ating pananampalataya dito sa bagay na hindi natin nakikita. We have to push ourselves, amen, to the limit of believing that we can hear from God, we can see things from God, we can see God. Diba? Without holiness, no one will see God. So, there's a possibility that you can see God if you are in a holy manner, in a holy manner, in a holy life, and we can only achieve that through the blood of Jesus. Amen po ba? So, itong mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, wala tong halong any teaching, wala akong hawak na book or anything. It's solely from the Word of God. The moment that I talk to Ate Jen about worshiping in the Spirit, kasi nalilimitahan siya sa lugar niya, doon nagbunga yung preaching ko, yung pagtuturo ko sa inyo. Kasi biglang sinabi sa akin ng Lord na kailangan naiintindihan nila na darating yung visitation ng Lord, pero kailangan may gagawin yung mga anak ko. Naintindihan nila dapat kung paano ba magsamba sa spirit at katotohanan so that I could visit them, so that I can be doon. Papasok yung katulad dun sa church namin, na doon pumumba si Lord, yung presence niya doon sa simbahan namin, and then revival was created. Sino bang hindi gusto ng revival? Diba? So yung sinasabi ni Kuya Ian mo na revival doon sa Kentucky ba yun, Nance? Yung Asbury revival doon, I believe yun ang inumpisahan nila eh. Because you cannot achieve that nang bigla na lang may revival. There's a price to pay. Okay? As intercessors, we must be the one na nangunguna to worship in spirit and in truth. Marami pa tong mga, I believe in my heart, na nararamdaman ko in the spirit na napalalawakin pa ni Lord yung teaching, at hindi lang dito yung isang beses na activation, meron pa mga ibang activation si Lord. Kasi, ang sabi ng Lord, gusto niya dynamic fellowship. Pag sinabing dynamic, dynamic is you have the flexibility to learn at the same time to activate. Amen. and to activate what you have learned so that maging active tayo sa spiritual life natin at hindi tayo man lamig, na meron tayong revelation from the Lord na pinangahawakan from the Word. Amen. Of God and from the Spirit of God, para hindi tayo naliligaw ng landas at hindi tayo masisway na lang. Hindi tayo masisway ng mga emotion natin na we just feel good about worship, or we are very discouraged about worship just because we're online. Hindi dapat papipigil ang presensya ng Diyos just because we're online. Because God is the reason why we're in this kind of setting. Kasi pinalalakas na ng Lord yung spiritual nating kalalagayan, yung ating senses in the spiritual, na hindi tayo na basta-basta madidismayan ng ganitong setup. Because we are being prepared in advance. Our fellowship is being prepared in advance so that we could be ready when the time of the Antichrist, hindi tayo magkakasama talaga. We would communicate. Darating ang time, sinabi ko nga kay Ate Jen, darating ang time na kung anong, katulad ako, na-imagine ko in the spirit, na nandun tayo sa spiritual realm, lumalaban. We will be worshiping, our bodies will be caught up in that realm. We would be meeting there in that realm. Kasi wala ka ng lugar eh. Doon tayo pupunta sa panahon ng Antichrist. Sa panahon ng Antichrist,
that will be one of the powers of the age to come, is that you have the ability. Tandaan nyo to, ha? Hindi pa to sinasabi sa iba. Ewan ko kung narinig nyo na. Pero yung ability to go to the realm, to the spiritual realm with our bodies. We can do all things. Bakit? Because Christ has already done it. Finish it on the cross. Everything is already available. Every power is available on the cross. When He died on the cross, when He rose up from the dead, at ang mga powers na yun ay hindi pa na-mention sa Bible. Okay, maraming umakyat na sa realm, pero yung sabihin mong pabalik-balik sa realm na yun, wala pa. Wala pang na-mention, di ba? Na mababa. Si Sadhu, hindi pa yung katawan niya. Yung spirit lang niya hindi nadala doon. Pero when the powers of the age to comes, yung kasamang katawan natin na sa realm na yun, we can do that. Because Christ has already given us that power. Yan yung isa sa mga powers of the age to come. Ewan ko may nakabanggit na yan, pero yun ang na-reveal sa akin ng Panginoon ngayon. That yung mismong katawan natin, magpababa, ganon-ganon tayo, up and down, from earthly realm to heavenly realm, to heavenly realm, and then earthly realm. So, para tayong, ang sarap ng ano, ganon, yung bumibisita ka doon, pupunta ka doon kasi may kailangan ka, di ba? Ang sarap ng feeling. Oh, di ba? Pero we have a price to pay. Kailangan natin disiplinahin yung ating imagination so that sanay na tayo doon mamuhay sa spirito. Sanay na tayo sa surroundings. Sanay na tayo kung paano lumipad doon. Amen po ba? Amen. So, Amen. Jodel, closing prayer, Jodel. Yes.